Okay guys, so continue tayo sa discussion natin sa Ultimate Strength Design for Singly Reinforced Beam. So sa previous video is pinakita ko yung mga tatlong methods, method 1, 2, and 3. So mga ito yan. No? So pa-check out na lang guys, hindi nyo pa nakikita. Then nag-derive ako ng formulas using yung strain diagram for balance design and yung steel stress, na yung FS. So this time is yung Whitney stress block. So originally ito yung actual stress niya, no? Dito sa analysis ng reinforced concrete beam, no? So medyo may pagka parabolic yung figure niya. So bali yung stress niya ngayon dito is K3 ng FC prime. Then so gumamit siya ng parameter na K3. Then yung location nung CC, di ba? Gumamit siya ng parameter na T2, no? Which is times nung location ng neutral axis. Then pag determine nung compressive force, gumamit din siya ng additional na parameters, which is yung K1. So bali sa actual stress, meron tayong K1, K2 and K3 na parameters. Okay? So that is pag nag-analyze ng ano ng beam is integral calculus, no? Pero dahil dito sa Whitney stress block, which was proposed by Charles Whitney, no? Pasalamat tayo kay Charles Whitney, no? Dahil na-simplified yung stress diagram, which is yun yung ginagamit natin sa Whitney stress block. Yung parameters na lang is yung alpha tsaka beta, no? So makikita natin na yung K3 FC prime is ginawang alpha ng FC prime, no? Then yung A dito, yung A ginawang beta C, no? Kaya yung formula na to, I think na familiar kayo sa formula na yan. Galing yan kang Charles Whitney na proposal niya, no? So dun yan nanggaling, no? So yun, no? Kaya yung compressive force, which is dito sa centroid ng stress diagram, so kalahati lang ng A divided by 2, or that is BC divided by 2. Okay? So dun yan galing, na? So yung mga parameters na A and B, based yan dun sa research, na? Ito yung strain ng concrete, which is 0.003. So ito yung mga tawag yan, ito yung mga research ng mga yan. Then yung inadapt ng ACI is yung red line na to, which is 0.0034 for concrete compressive strength, no? Then dito naman for alpha, di ba? Meron tayong alpha na parameter. So yung alpha na parameter is based yan dito. So makikita mo pa rin na yan pa rin ng mga researchers. Then yung inadapt ng ACI is yung red line na yan, di ba? Yung alpha parameter is ito yan, di ba? Which is yung ginagamit natin dito ngayon is, ilan niya yan? Yung ginagamit natin dito is 0.85 nung FC prime, di ba? 0.85 nung FC prime. Bakit 0.85? Dahil pa rin yan dito, no? So, makikita mo na ito yung inadapt nung ECI, then almost kasi yan sa 0.85. So, base yan dito sa mga research na yan, no? Kaya yung inadapt nila ay 0.85. Okay? So, by statistical analysis. Then, yung parameter na beta, which is yung ito. Yeah, yung ito. Ayan, yung parameter na yan. So, based pa rin yan dito sa mga research. Then, yung inadapt ng ACI is yung red line na ito. Okay? So, makikita natin dito na 0.85. Then, dito is in-assume nila na 0.65, kaya yung beta is in between lang nung 0.65 tsaka 0.85, di ba? So diyan lang din na yung range nung beta, di ba? So 2001 yung inadapt natin is 30, di ba? Ito yung formula lahat. Pero sa 2010 yung inadapt is 28 tsaka 2015, na? So, I think klaro tayo, no? So, dito pa rin yung galing sa na-research. So, puntahan natin yung dito. So, once we design for beam, we always want our steel to yield. So,
so that we can assure yung ductility nung structure. Bakit we want our steel to yield, no? Kasi ECI at ini-encourage tayo na mag-design ng under-reinforced beam, no? Parang hindi tunog safe yun, under-reinforced yun, from the under-reinforced. Pero yun yung gusto ng ECI, no? Trust me, yun talaga, no? Then bakit under-reinforced, no? Kasi pag yung kinaganda kasi nun, pag magbibigay pa yan ng warning, no? May mga sign pa na mag-field yung beam natin, no? May mga sign, kaya makaka-adapt tayo ng mga warning, like cracks, no? So, yun yung mga sign, no? Sa over-reinforced kasi, so wala nang sign-sign, no? Medyo diretso collapse yan, no? So, ganun yan. So, considering meron tayong x-axis na strain, then y-axis na stress, so, di ba? Parang hooks lang. So, from 0 up to this range, so meron siyang strain na 0.002. So, ito yung strain where yielding begins. Ayan, no? So, kung nadataka ka kung saan galing yung 0.002 yan, Fy lang yan over ES. Fy over ES. Okay? 0.002. So, dito na point, dyan mag-start yung yielding. Okay? Hanggang 0.001. So, ito naman yung steel no longer on yield. On yield. So, 0.001. So, wala nang yield dyan, no? Ibig sabihin, mag-fulfilled na yung tawag nyan? Ibig sabihin, kasi ito yung yielding begins, no? So, dito siya mag-stop. So, ito yung start point, ito yung end point. Okay? So, yan, no? So, hindi naman din problema na magiging over-reinforced ka lang dito, no? Hindi naman din problema. So, pag greater than ka sa dati, yung ito, yung 0.001 yun, ha? Yung dito, yung 0.005 na yan, yan yung in-adapt ngayon sa 2010, no? At 2015. Yung 0.005, no? For 2010, or 2015. Yan yung bagong in-adapt ngayon, no? Just to ensure yung ductility ng beam natin. Dati kasi sa 2001, no? Yung nililimit tayo dito, 0.75 nung raw balance, no? Kailangan lang, kasi dati, kailangan kung ito yung balance mo, so dapat andito ka lang, no? Sa almost 0.75 nung raw balance, no? Para, kasi bad design kasi pag balance design yung ginagamit mo, no? So, dapat hindi aabot ka ng balance design, no? Para ma-ensure mo yung under-reinforced. Kaya nililimit tayo for 0.75 nung balance steel ratio. Pero noon yun. Noon yun. No. Ngayon is dito na sa strain na 0.005. So, yung tawag dito, yung range nung 0.002 to 0.005, transition zone yan. Okay? Transition zone. So dito magsisimula na i-increase yung safety factor. Okay? So dito na mag-start i-increase ng code yung safety factor. Then ito yung good na part, no? So ito yung good na part, no? Ito yung encourage for pleasure design. Ito talaga yung ina-encourage. Yung range ka dito from 0.005 up to 0.001. Yun yung ina-encourage natin. No? Or greater nyan. Bawal ka lang.
Yung di-discourage naman, ito yung part na below ka ng 0.002. So yung tawag dyan is scary zone, no? Delikado, no? Kaya binibigyan na tayo ng higher safety factor, di ba? Scary zone to. Sa good factor is lower safety factor yung binibigay, di ba? Kasi okay na siya eh. Okay yung dyan na region eh. So bibigyan ka ng ECI nung lower na safety factor. Pero pag dito ka na malapit sa scary zone, so yan, no? Binibigyan ka din ng ECI ng mas malaking safety factor, di ba? Kaya dito na part is binibigyan ka na ng 0.65. Then dito sa part na to is 0.9, di ba? Then dito na part is 0.65. Then 0.9, no? Di ba? Kasi kung, di ba, safety factor, kung i-inverse mo yan, 0.65, meron kang 1.54 na safety factor dito. Then dito is 1.1, no? So, pag andito ka na sa transition zone, ini-increase na yan, no? From 1.1 na safety factor up to 1.54 na safety factor. Okay? So, ganun, no? So, yun na yung ini-encourage ng ECI. Okay. So, I think klaro ako dito kung bakit ganito. No? So, punta naman tayo dito sa ano? Sa phi factor. So, meron tayong x-axis na ES. Then, meron tayong phi factor na phi. No? So, ganun lang. So, ayan, no? So, kukunin mo lang itong mga values na 0.002, then 0.005. So, ito yan. Okay? Yan yung ini-encourage ngayon ng yan na yung magiging basehan natin for solving the phi factor. Okay? So, may kita mo dito na pag less than ka ng 0.002, so you are under the compression control. Pag in between ka ng 0.002 tsaka yung 0.005, so andito ka sa transition zone. So dyan na magsisimula yung 0.65, di ba? Mag-i-increase na yung safety factor niya. Increasing safety factor, no? So, from 0.65 to 0.9. Then above nung greater than 0.005, yun na yun, yung tension control, no? Kaya meron kang phi factor dito na 0.9, no? So yung phi factor mo dito is 0.9, dito yung phi factor mo is 0.65, na? Then yung phi factor mo dito is 0.65 up to 0.9, no? Ayan. So I think klaro yan, ha? Klaro yan. Yung 0.004 na yan, yan yung ini-encourage. Yan yung makikita mo sa NECP na at least 0.004 yung reinforcement natin na limit. So anyway, mamaya na yan. So dito lang muna tayo, ha? So makikita mo dito na yung line na yan, yeah, makikita mo yan. Kung babalikan natin yung equation ng line, which is mx plus b, where yung M natin is rise over run, di ba? So, yung Y mo dyan, yan yung magiging theta mo, no? Then, ito yung Y-intercept mo, eh, no? So, ito yung Y-intercept ko, 0.65. Plus, nung, yung dito na ko, yung X na, yung X ko, for example, ito yung ES. So, let's say, ibahin ko lang yung kulay. Let's say ito yung ES ko. Okay. Ayan. Mali. Let's say ito yung ES ko. So yung magiging value ng X ko is yung distance na to. Ano yan? Ayan yung magiging X ko sa equation of the line, which is ES nung 0.002. So bali meron kang ES minus 0.002 times nung rise, which is yung rise, yung considering yung line na ta. So dito minus nito. So 0.9 minus 0.65 all over yung dito naman na part, no, sa x axis. So 0.005 minus 0.002. okay, kaya meron tayong phi factor na 0.65 plus the ES minus 0.002 ng
250 over 3. Kaya meron tayong formula na ganito in solving for the safety factor. So, I hope klaro ako ha. I hope klaro ako. Sige, continue na lang tayo sa discussion kasi 15 minutes na. Mga sa next video na lang ha. Kasi medyo marami pa akong sasabihin dito eh.